yan sa mga sinendan pa po at yung mga nagbigay. No, sa double, triple your money kay Laulaw. Ayan po, mag-PM lang po kayo sa John Chotan or kay Eliza D. Ayan, pero yung iba, nag-chat na na talagang pinadali na daw, no? Binayaran na daw sila at ininsulto pa sila na pambili ko lang yan ng sigarilyo. Yung 20,000, no? Wow. Diba? Talaga? Kasi talagang kinulit daw ni Mami yung isang FLM supporter. Ayan, mag-message lang po kayo sa John Chotan. Grabe. Ayan, dito po. Pakipasa nyo lang po yung mga sinendan ng double, triple your money. Ni Laulaw. Ni Cecille Calderon. Ayan. Okay. Double your, triple your money. Diyan na kaya sa akin si Bedel. Di naman daw ako nag-invest. Bakit naman ako mag-invest? Alam kong scheme na such thing as a double your money. Kaya nga. Ang dami nang gumawa niya sa Pilipinas, di ba? Yes. Yung investment. Pyramiding. Mga pyramiding scheme. Yeah. So, parang kinokopya lang niya. Uli. Oo, yung pyramid. Oo, yan. O, yung bang, halimbawa, sa loob na isang buwan, sige, gusto mo makabili ng isang kotse, mag-ika ng isang milyon, magkakaroon ka sa loob na isang araw, isang linggo, mayroon ka ng kotse, parang gano'n, di ba? Yes, isang bilyon mo, may tubo ng kotse. So, may encourage ka pag binigyan ka ng kotse agad, di ba? Hindi, pero meron naman mga legitimate company na multi-level marketing sa Pilipinas. Pero hindi ganyan kataas kasi yung return of investment na tinatawag. Uh-huh. Yun yung mga legitimate. Pero pag ganyan kasi, too good to be true, mahirap paniwalaan yan eh. Di ba? Mahirap talaga. Unang-una, kailangan talaga. Pag ganyan kasi, at medyo perang involved, you have to be wise na magtanong na kayo. Mami, mag-isip na kayo. Ayan. Sabi ni Tinolang Manok, hindi lang mayaman challenge yung nakita ko kay Apo FLM. Pinaramdam niya rin kung ano ang ibig sabihin ng tatlong letrang FLM. Forgive, love, and continue his mission. Ayan, amen. Sasend ko na sa iyo, Sek. Ayan, Mami Linsky. Ayan, sige po, Mami Linsky. Ayan, pakisend nyo lang po. Yan, sa lahat po ng mga pinasahan, itong si Laulaw. Yan. Tungkol po dyan sa kanyang double, triple your money. Ayan, kaya pala siya talagang aligagang-aligaga makapasok sa pamilya natin, no? Tapos ngayon, todo deny siya. Diba? Kung ano-anong mga pinapakalat niya at ginagawa niyang yung issue kay Boss FLM, yung mga paninirang puri nila, yun yung ginagawa niya ngayon para i-subscribe siya at i-share yung kanyang mga posts. Yan. Ganyan siya katarantada. Oh, kasi ang target kasi niyan is para mas advance sila na mag-distribute ng mga propaganda na yun. Diba? Diskarte niyan. Pagdating daw po ng isang buwan, pag nandiyan na yung deadline, pagbali ka na ng pera, bigla po yung magdadrama daw na may sakit yung anak niya, may hika, na ospital, na lahat na ng sakit nandoon na. Tinakbuhan. Kaya ang mangyayari, dadahan-dahanin po niya. Yes. Kaya parang yung pera nyo, nasa banko din, ginagamit ng banko yung pera na... ang maliit double, triple your money. Yan ang kailangan masugpo. Ay naku, talaga naman. Bakit kasi naku siyang double, triple your money? Sabi ni a man against the odds, those people without morals, that he who makes an assertion without knowing whether it is true or false, is guilty of falsehood, and the accidental truth of the assertion does not justify or excuse him. Uulitin ko, sabi ni Aman against the odds. Those people without morals, that he who makes an assertion without knowing whether is it true or false, is guilty of falsehood, and the accidental truth of the assertion
does not justify or excuse him. Sabi ni Amen against the odds. Professional scammer si Cecil Dane David Calderon, ayan. Eh, hindi nga daw po siya scammer, siya daw po ay tumutulong lang daw. Diba? Double, triple mm-hmm. your money. Diba? Kaya kita nyo kung makapag-post yan, diba? Ng libo-libong pera, diba? Yes. Million-million. No? Bukod dun sa mga na-dikwat niya kay Boss FLM, eh talaga naman. Sa mga OFW, sa mga FLM family, ayan. Kaya huwag po kayong mahiya. Pwede nyo pong i-share. Ayan, ang pakikipag-usap po sa inyo kasi mabilis po siyang mag-delete ng mga message. Ayan, isa so, si... Ano, no? Isa si Maring Ice Freedom USA sa tinatakot niya, yeah. No? Wow! Okay. Ano talaga, kahit yung mga nakakakilala sa kanya, 4 years, 5 years ago, so, talagang nangihiram lang yan ng kotse. Diba? Yeah. Sa kanila. Mm-hmm. Tapos, so, dapat, mahilig makipag, uy, baka naman pwede palabasin mo mag-partner tayo para ano, pero hindi pumapayag yung mga negosyante. Diba? Ganyan siya. No? Ganyan siya ka-user. Lang budolerang si Mary Ann Faustino Victori. Yan. Ito po ay galing. Pero kilala siya sa Tampalok bilang si Cecil. Diba? Cecil Calderon. Ayan. Kaya alagang-alaga niya yung mga taga-Sampalok eh. Kasi talagang, alam mo yun, kapag ka pumunta ka doon, talagang mabango ang pangalan niya, yung babaeng yan. Diba? Mm. Yan si Queen Double Triple Your Money in Just One Month. Sa page number 3, ang instruction ay ganito. Okay. Ganito po yun, mga sis. Wala pong minimum amount na need i-invest. As long as kaya nyo i-invest, go lang po. Number 2. Every month, may interest ang pera nyo na 5%. Example, 10,000 capital nyo, magtutubo siya ng 500 pesos per month or 6,000 pesos per year. Nasa sa inyo yon kung withdraw nyo or not yung interest. Okay? So, ang sinasabi po dito, ang pwede nyo lang po munang withdrawin ay yung interest. Yun hindi yung principal amount. So, every month, isi-send ni inay sa inyo yung pera through GCash or bank or remittance. Ang concept nito ay yung capital nyo, pinapautang yan ni inay sa mga bankers, gamblers, at mga umuutang na negosyante plus collateral. Number 5. Monthly, may 5% kayong interest pagsakali na after 12 months, a good payer si borrower, which is yung pong banker, gambler, at mga umuutang na negosyante, kung yung po ay good payer, may incentive kayo kay inay, usually 20% on the 12 month. So maliban sa 5% nyo na monthly, may another tubo ka pa by the end of your contract. Number 6. Paano si double the money? Ganito naman siya. Kunyari, si borrower may collateral na kotse. So pag di nakabayad, edi rematado na yung automatic. Si inay, i-dispose ang property o unit na yun. So pag nabenta, edi kaching. Number 7. In case na naisipan nyo, need nyo na ang money, just inform 2 months prior sa withdrawal. Kasi, syempre, yung pera nyo, ini-invest yan. Di naman basta-basta, nalalabas yan. So, inform po tayo kaagad kay inay. May contract po kayo ng inay, kaya may habol kayo in case na iniisip nyo yung scammer talaga si inay. At yan po nagtatapos ang kanilang conversation. Tingnan natin kung meron pa. Number 4, meron pa pala. Sabi ni Ice Freedom, sige na, read ko later, tapos I will get back to you after ko mag-dinner. Wow, mukhang interesting. May limit ba, Nay, ang pwede invest? Oops, read ko na lang mabuti mamaya, Nay, bago complete details na yan. Hehehe. Wala, anak. Hindi nila, oh, parang hindi nila naintindihan yung pattern kasi kuha-kuhan eh. Oo nga. Naiintindihan ko kasi unang-una, kuha-kuha na yung logic dun eh. Kung paano mag-scan, diba?
Yes. So ito nga eh, talagang malinaw pa sa sikat ng buwan sa araw. Pero sa comment section, wala nagko-comment. Parang gusto nila na may interest na mag-join. Wala ba kayong balak mag-join sa aking pre-present na business proposal, mga kapatid? 'Di ba? Oh, di, so, may sabihin na scammer talaga 'yan eh. 'Yan ang naman iko-comment nila just eh. Scam talaga 'yan. Hindi nga. So, hindi ba? Logic na lang. Yung pattern kasi, yung pattern na ipinakita mo is scam talaga. Scam. Hindi na pupunta 'yan eh. Sabi, nagsilayasan, wala mga utang na loob sa MLM scammer. I'm not interested dahil hindi ako mukhang pera. Yan. Diyan nakikita, no? Diyan. Yan, maraming pera si Lawlaw, itong si Cecille, dahil sa mga pera na nakukuha niya. Diba? Mm-hmm. Dito sa mga OFW, dito sa mga F&M family, di ba? Mm-hmm. Kaya kung isa po kayo sa mga silendan ng, ano ba tawag dito, method, sa methods na to? Mechanics. Pattern. Kung paano pattern. Siya. Mechanics. Pattern. Marketing plan. Marketing plan. Yan, yung marketing. Kita mo, pinakadulon-dulo, nakasulat pa doon na may pipirma, may ano yung kayong kontrata kung iniisip ninyo na si scammer si inay. Diba? Advance? Yeah. Dahil alam nila na pang-scam. Oh, may kontrata po kayo ni inay. Kaya may habol kayo in case na iniisip nyo scammer talaga si inay. Oh. Sabihin mo, hindi ka scammer. Oh, ikaw mismo nagpasa niyan, diba? Kay Ice Freedom USA. Mm. Kaya nag-click na kay Maring Ice Freedom eh. Hmm. So yung gawin natin mas anong gawin natin mas ano yung conversation nila yan. Talaga mapapaisip ka talaga eh. Mali lang yung strategy na oo. Pero sa kanyang pagkaka-elaborate, pagkaka-ano, napakalino na scam talaga. Walang business na double your money, malaking scam 'yan. Sa kanya nga, pala, yan ang business niya. Yan ang monkey business niya. Na nakatago, 'di ba? Yan ang hindi niya ipinapaalam sa buong mundo. Sek, eh bakit? Sek, negosyo mo 'yan eh. Sek. Kasi ang tao pag sinabi ganito 'yan eh. Papaliwanag ko 'no. Kasi yung time na ginagawa niya 'yan, nasa FLM family siya. Malaki ang tiwala ng tao sa kanya dahil ang nasa likod niya ay si Francis Leo Marcos. Yes. Kaya ang tao kasi pwede niya mapaniwala sa ganyang statement niya, sa ganyang elaboration niya, yung pagdideklara niya ng ganitong salita eh. Kasi yes, nga, ang tiwala ng tao kasi, ang tiwala kasi kay FLM, napakataas ng pangapanayon hanggang ngayon. Napakataas. Kaya pag nasa FLM ka at lalo na ikaw pa ang may hawak ng SPA, ipinagkakatiwalaan ka. That's the time, ito si Meren, gagamitin niya yung kahinaan ng tao. Mm-hmm. Diba? Yes. Gagamitin niya. Pero ang naka-impront doon, si Francis, eh, ako yung may hawak na SPA. Mayaman ako eh. Asa akin lahat ng kayaman. Pinapakita niya nga, diba, yung SPA, sinabi ng mga taong nakausap ko, may video ko. So, yun yung point na yun. Kaya nagtiwala sa kanya ang tao dahil lang kay Francis. Doon sila nakatingin kay Francis. Yun yung ino-honor niya. Hindi yung word niya eh. Hindi siya eh. Kaya ginamit niya talaga yung pagkakataon, yung pangalan ni Francis, yung pangapanahon na yan. Yes, at doon siya kumita ng limpak-limpak na salamin. Yun ang punto. Yun ang point doon. Diba? Napakaliwanag. Yeah. Napakaliwanag po, no? Ang ginamit niya talaga is si Francis. Then, yes. Ligid sa ating kaalaman na si Francis, kung magtapo ng bigas sa taong bayan at pamumod, eh mahapakayaman. Diba? True. Eh nagkataon na sa likod yun. Gusto eh. Ayun. Yun yung punto na yun. So siguro naman, malino sa sikat ng buwan yung paliwanag ni Limor, yung kanyang mga inelaborate dito sa atin. Yung panahon na yan, talagang nasa kanya kasi ang SPA at yung pagmamahal bilang tinuring siyang kapatid
at pinagkatiwalaan siya. So, ginamit po ni Mary Ann yan. Yung pangalan ni Francis para sa kanyang kapakanan. Ili po. Yeah. Yan po yung meron pa ako isang explanation dito, Ninong. Okay, ganito yan, ano? Bibigyan ko pa kayo ng isang explanation na mas madali na maintindihan. Okay. So, mapapansin nyo dito sa statement na to or dito sa marketing plan nila, no? Ang pang-catch nila dito is yung 5% and then yung 20% after the 12 month. And then, pagdating dito sa lower part, sinasabi niya na bago mo ma-withdraw, okay? Bago mo ma-withdraw yung interest, not the principal amount, it will take you 2 months. Okay? 2 months. Imagine, ha? Let's say, natapos na yung 1 year, so mag-expect ka ng parang 6,000 and then another 20,000, 20%. So mayroon ka 8,000 interest sa yung investment na 10,000. And then, bago mo siya ma-withdraw, it will take 2 months. Ngayon, let's say, gusto mo na siya talagang withdrawin, hindi mo siya ma-withdraw dahil nakabind ka under contract, which is, yan ay notaryado ng lawyer. Okay? So just imagine, mababind ka ng contract niya for a year, and then, meron dyan panigurado, dyan sa contract na yan, meron dyan reservation. Ano po yung reservation? Yung po yung amendment na pwede niyang bayaran yun partially kung magkakaroon ng problema yung investment mo. Kasi yun yung sinasabi ni Maring Yama kanina na Mari, ano yung sinasabi mo kanina? Yung mga reason para ano? Na? Yung sinasabi mo na pag nagka-problema is may problema yung anak, ganon, etc. etc. Ano? Hindi. Talagang kapag ka, kunyari, ayan na yung 1 month, pag malapit na, bigla na daw yan magdadrama nagkasakit yung anak na hospital, nagkahika, lahat na lang dahilan. Tapos ang sasabihin niya, ako na lang ang magbabayad. Kaso wala na yung, ibabalik na lang yung pera, pero wala na yung interest. Mm-hmm. Yung pinaka-ano lang pera. No, yung principal amount. So, napapagulong niya yung pera mo. Oo. Ngayon, naka-aakot niya naman yung iba. Yeah. Ngayon, hindi ka pwedeng basta-basta mag-file ng case dito in case na gusto mo nang asuntuhin kasi you are bind with a contract. Ito ang matindi rito. Hindi lang yun. Tsaka babayaran ka niya, uutik-utikin yes. ka. Kaya nagulat yung mga tao na nakakakilala talaga dyan kay Lawlaw kasi nagulat sila bakit nadikit lang kay FLM, biglang yaman. Mm-mm. Biglang naging milyonarya. Kailangan maikalat pa to baka kasi meron pa tong madadali po yan sa pagka nagkaroon ng lifestyle check at saka po kung naka-register yung kanyang Securities Exchange kailangan po kasi naka-register kayo pagka ganyan na may mga network kayong ganyan bawal po yan kaya nang nangyari sa kapa. Diyo, kailangan to kasi continuous natin i-broad out to sa tao no para at least makarating to sa mga taong mga na-dengue niya at yes. maglabasan to. Kailangan natin, wag natin titigilan to kasi gusto nila tigilan si Mary Ann para so pilit nila ni Mary na patigilin to. So maaaring mas marami pa siyang nabudol noon mga tao na hindi nag-YouTube. Kailangan to maituloy at makarating to mismo doon sa mga naloko niya. Sigurado yan, marami pa to. Yung mga ibang mga FLM, binayaran na daw niyan kaso ininsulto niya pa. Sinabihan pa nga, meron din dyan yung nag-send sa atin na ano, na sinabi na, pambili ko lang ng sigarilyo yan. Diba? Wow. 20,000, pambili mo lang ng sigarilyo. Kamusta may halak mo na isang taon na? Ilang taon mo na kasama? Ba't di mo mapagamot-pagamot? Yabang-yabang mo? Meron kasing mga gamitin. Individual... May mga individual tulad yan, hindi nanonood, maaaring ginamit mga nanonood ng mga naloko niya, no? So, mas marami pa siguro. Saka alam mo ba, yung mga nagpasa sa akin ng ganyan, hindi ko lagi nakikita dito kasi sa Facebook sila. Kaya pala napakatsaga talaga niyan na talagang iniisa-isa niya. Mas pabor sa atin na matulpo nga at nagmagkaharapan sa tulpo. Mas pabor sa akin yan. Yes, talaga mas pabor.
Dahil hindi okay, lang yan ang pinanghahawakan natin. Meron pa tayong ibang pinanghahawakan. At meron ding mga tao doon na handang sumama sa atin. Oh yes, oh. Kasi doon mailalahad ni Tulpo eh. Kasi buong nasyon na, buong mundo na yung kay Tulpo talaga eh. Yes, kaya nga excited ako sa broadcast Tulpo. Na kung sino man ninalo ko ni Mary Ann, lumabas. Oo. Yes, kaya excited ako sa Tulpo-Tulpo eh. Kasi merong mga tao sa likod ko na talagang handa sila na sumama, no? Oh. At mag-witness. Mas marami pa itong nalo kong individual na hindi siguro nakapanood ng YouTube ngayon. Simple lang. Normal na tao lang. Maaring mas marami pa to. Sa tingin ko lang. Diba? Kaya nga gusto ko yung Tulpo-Tulpo nila. Sila nakaisip mo. Doon sa mga na-reach ni Mary Ann na salapi o yung mga pagbili niya ng mga properties, maaaring mas marami pa nga itong nalo ko. Kasi hindi ganun. Yung pandemic time, bigla kang magkakapera ng ganun. Mm-hmm. Bagsak lang sa buong mundo, bagsak ang mga lahat ng industriya. At ikaw, kumita ka ng ganun lang. Lahat ng business, bagsak. Pero siya, tingnan mo, namamayagpat. Dahil so, yan sa pangalan FLM. Mm-hmm. Doon dahil pa lang. Yan sa mga supporter ni Boss FLM. Mm-hmm. Diba? O, di magpatulpo na kayo. Bilis-bilis na ninyo dahil hindi lang yan ang hawak ko. Ako pa ba? Oh.